Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Ako nga ho pala si Police Major Joey De Ocampo na ngayon na isa ng retired Police Lieutenant Colonel at kasalukuyang National Grand Scepter ng National Grand Council na nakapailalim sa Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority. Nais ko lang kundinahin ang mga kataga na binitawan ni Ben Tulpo na ang Alpha Kappa Rho raw ay isang gang at hindi isang fraternity. Ben, masyado mo naman kaming minaliit at nilait. Alam mo pare, ang Alpha Kappa Rho sa ngayon ay meron ng bilang. Meron na kaming populasyon. Kung noong 70s nabalitaan mo na ang Alpha Kappa Rho ay puro rambulan ng alam, puro pakikipag-away ang alam, yun ay dahil ipinagtatanggol ng mga kasapi ng Alpha Kappa Rho, partikular na mga junior acro sa mga kalunsuran at karating lalawigan, ang kapatirang minahal namin lahat. Sapagkat kung hindi namin ipagtatanggol, hindi kami makikidigma sa mga karibal na kapatiran, ang kapatirang Alpha Kappa Rho ay hindi mo na maririnig sa kasalukuyang panahon. Kung dumami man ang populasyon ng Akro sa ngayon, eh yun ay dahil sa mga kabataan noong dekada 70 at dekada 80 na nakipaghamok sa lansangan. Katulad ng sinabi ko, kung may nababalitaan ka na ang Akro noon ay lumalaban ng kung ano-anong away sa lansangan, eh yun ay dahil meron kaming adhikain na iwagayway ang bandila ng katotohanan. At yun ang Alpha Kappa Rho. Ang Alpha Kappa Rho ay binuo ng 16 na estudyante ng UST noong Agosto 8, 1973. At noong mga panahong yon, Ben, kung frontman ka, maiintindihan mo kung bakit gustong buwagin ang Alpha Kappa Rho ng mga rival frats. Sapagkat ang Alpha Kappa Rho noon ay nagpapakilala at ang kapatira ng fraternity nung mga panahong yon ay talagang nakikidigma sa bawat rival frats upang maipagtanggol lamang ang simulain ng aming kapatiran. Marami kang nabalitaan na mga fraternity na nabuwag na eh, na dissolve eh. Marahil hindi nila nakaya yung pressure ng mga rival frats. Subalit ang Akro ay nakibaka, nakidigma. At yung kami na isang fraternity na tinatawag mong gang. We need to accept the fact na part of the fraternity activities is makipaghamok, sapagkat nung mga panahong yon kanya-kanyang gawa ng pangalan. Subalit sa panahon na to, Ben Tulpo, ang Alpha Kappa Rho ay involved na sa mga humanitarian services. Ang kapatiran namin kung saan naglilingkod sa ating pamayanan. At marahil kung
nababalitaan mo ang Alpaca Paro sa panahon ngayon ay hindi na dahil na-involved sa kung ano-anong illegal na aktibidades. Ang mga kabataang Akros sa ngayon ay talagang binibigyan namin ng oryentasyon na maglingkod sa pamayanan sapagkat yon ang aming adhikain upang mas mapaganda pa namin ang imahe ng kapatirang minahal naming lahat. Ben, huwag naman ganon. Pratman ka ba? Kung pratman ka, maiintindihan mo ang sinasabi ko. Pero kung hindi ka pratman, tapang bunganga ka lang, hindi mo maiintindihan kung ano ang fraternity. Ang Alpaca Paro, Ben, binubuo ito ng mga tao, ng mga kabataan from all walks of life. Dahil meron kaming collegiate chapters, meron kaming community-based chapters, at meron kaming mga alumni association na binubuo ng mga senyores ng Alpaca Paro na nung mga panahon ng kabataan nila ay nakipaghamok upang huwag mabuwag ang kapatirang Alpaca Paro sa mundo ng Greek World Fraternity. At nangyari yun, naganap yun dahil sa aming mga kapatid na halos hindi na nakatapos sa pag-aaral dahil lang sa pagmamahal sa kapatiran na kung saan kami kaanib. Sana, Ben, isipin mo rin yung mga sinasabi mo. Huwag lang puro ka bunganga. Ha? Hindi ko alam kung ang magiging simbolo ng damdamin ng aming kapatiran sa mga sinabi mo. Sapagkat sa ngayon, kami nagpapaka-professional na. Pinoprofessionalize na namin ang aming kapatiran. At kami ay lumalahok na sa lahat ng community services at ang mga iba't ibang konseho na ng aming kapatiran ay pawang mga miyembro na ay mga kasapi na ng non-government organization sa bawat local government unit na kinabibilangan nila. Kaya dahan-dahan lang, Brad. Ben. Sana kung iyan mo yung just ano lang, magbigay ka lang ng paumanhin, yun lang ang hiling ng aming kapatiran. Bumusina ka rin, pare. Huwag ganun, hindi lang ikaw ang barako dito sa ating bansa, ha? Hindi lang ikaw ang matapang. Kaya hinay-hinay lang, pare, ha? At sana magbigay ka ng pampublikong pahayag at bawiin mo ang iyong sinabi. Yun lang siguro, Ben. Kilala ko ni Erwin. Ha? Dahil kasama namin siya na responde nung kasalukuyang naka-assign siya sa WPD. At na-interview mo na rin ako minsan, pare. Ewan ko lang kung natatandaan mo, pero magkakaibigan tayo, pero wag naman ganun, ha?
Huwag naman ganun na masyado mong minaliit ang aming kapatiran. Yun lang siguro, Ben, hinihiling ko lang sa'yo, humingi ka ng paumanhin upang maibsan ang galit na namumuo sa dibdib ng bawat kasapi ng kapatirang Alpha Kappa Rho. Ha? Ben, yun lang ang pakiusap ko.